Just a little bit of update, okay, para sa nangyayari sa market. Anyways, siguro naman, no, nakapag-check kayo ng charts nyo kagabi, okay? Siguro naman, nakapag-check kayo. So, ako kasi kagabi, no, wala. Ang hirap na hirap ako kagabi, no? So, since may lakas ang ulan dito sa amin, hindi din talaga ako makapag-check since nagkakaroon ng power outage dito sa amin, okay? So, but anyways, I still managed to see kung ano yung nangyayari sa market, okay, even though nakadata lang tayo, no? I still managed, nakita ko naman kung ano yung nangyayari sa market. And, type Y na chat, if sino sa inyo dito nakapag-prepare or na-anticipate nyo na maigay yung market, yun nangyari kagabi, okay? Sino dito yung mga tao na nakapag-anticipate ng market kagabi ng maayos, wala naging problema, okay? So, kung kayo ay nakapag-ready kagabi, okay, nakapag-ready kayo kagabi, na-anticipate nyo naman yung nangyari kagabi, so definitely today will be, you know, magiging malinaw din yung movement sa inyo, okay? Mas magiging malinaw din yung magiging movement ng market ngayon, okay, sa inyo. So, review natin yung market, no? Reviewin natin yung market. So, as of now, on a daily time frame of mini S&P 500, I remember, sinabihan ko naman kayo and na-anticipate nyo naman, siguro, kasi hindi naman ako nag-expect na 100% of you guys is alam nyo yung nangyari sa market, okay? But again, hindi ako nagkulang sa paalala na I was wondering na gusto kong makita to, di ba? So, gusto kong makita tong lows na to ni imini S&P na yung 44.99.80 cents na to, gusto ko balikan niya to, okay? Gusto ko makuha niya to. Pero, hindi ibig sabihin, okay, hindi, di ba sinabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin na binalikan niya to is bearish yung market, tama? Bullish pa rin po yan, okay? Bullish pa rin yung market. Hindi ako nagkulang sa paalala. Bullish pa rin ng market kahit na balikan niya to. Naiintindihan? Kahit na balikan niya yan. So, ngayon, okay, ang gusto kong makita is puntahan niya tong sides na to. Okay? Gusto kong puntahan niya to, i-maximize niya tong area na to na around 45.02.69 na to. Okay? Okay. Now, type Y na chat. Nagkakaintindihan ba tayo lahat? Naiintindihan niyo ba? Nakakasunod ba kayo? Gets niyo pa rin ba yung topic natin for today? Again, wala na akong tinuturo sa inyong bago, ha? Lahat ng to is market review na lang. Market analysis na lang to. Muna. Okay, muna. I do have a lot of things na pwedeng ituro sa inyo. But again, mas gusto ko ma-anticipate nyo muna or ma-take advantage yung mangyayari sa market. Kahit pa paano, gusto ko kumita kayo. Okay? Siyempre, sobrang profitable na kayo when it comes to knowledge. So now, how about money naman? When it comes to money matters. So I hope kahit pa paano, kumita kayo ng kahit magkano dito sa nangyayari sa movement. Okay? Ayoko naman yung siyempre na puro turo-turo lang ako. Walang nangyayari sa turo. Okay? So, again, gusto ko mag-work into process yung natututunan nyo sa akin. Ayoko na nai-stack up lang yun dyan sa mga utak ninyo. No? Baka mamaya maging sebo na yan. Magka-sebo na yan. Okay? Sa sobrang stack up na yan dyan. Okay? So, hindi naman po pwedeng stock knowledge lang, no? Hindi po pwedeng puro stock knowledge lang. Kailangan na po-put into work ninyo lahat na natututunan ninyo. So, again, wala muna ako ituturo sa inyo. Since naituro ko naman na yung pinaka kakailanganin ninyo this coming market, okay? Or sa mga market natin these days, okay? I think kompleto kayo sa lahat. Okay? Ano pa ba yung mga natutunan nyo? Ano yung mga natutunan nyo last month? Sige nga, let me know. Type nyo dito sa comments natin or sa live chats natin. Ano-ano yung mga natutunan nyo last month? Last month, ha? Last month. Ano yung mga natutunan nyo last month? I believe, ang dami ko rin naturo sa inyo last month. So, kay JC, inversion fair value gap, correct? Okay, natuto siya ng inversion fair value gap last week or last month. Also, may tinuro din ako sa inyo ways ng volume imbalances and then BPR. Kahit pa paano, okay? So, ayan, sige, tingnan natin, okay? Oh, engineering of liquidity. Still, malaking tulong pa rin ng engineering of liquidity. Magneting the volume imbalance, which is good. Abnormal candle, okay, kay ma'am. Next, yung isa pa is yung ano pa may mga naturo ko sa inyo? So, kahit ako, di ko na alam kung ano yung naturo ko. Pero, ayun nga, sabi ni, ni Gab, very helpful daw talaga yung magneting the volume imbalance, no? So, isa pa yon. Good. Kay Jomar naman, is breakaway gap. Grabe, breakaway gap.
So, hindi na nangyayari sa movement natin ngayon, no? Kailangan kasi maintindihan ninyo yung breakaway gap, no? Since malaking tulong din yung maibibigay sa inyo ng breakaway gap once maintindihan nyo kung paano siya gamitin. Kasi it will be the best live or best area to live unpeeled or yung hindi binabalikan, no? So, ito yun, no? Actually, parang ito siya. Intindihan? Yan. Actually, yung pinanood ko sa inyo kay ICT, no? So, ito siya. Okay? So, best to live unpeeled or mas mabuting hindi na siya balikan. Okay? Yun yung ibig sabihin, no? And then, umangat siya. Di ba? Parang ganon. So, yun din yung nararanasan natin today. Okay? Yan din yung nararanasan today. Okay? So, anyways, since, ayan, may natutunan kayo last month, so, I believe enough na muna yan para sa inyo. Kasi ayoko naman din na ma-overwhelm kayo sa mga natutunan ninyo. And baka mamaya, mind-blown na kayo sa lahat. And then, di nyo na alam kung anong unahin ninyo. Kung volume balance pa ba gagamitin ninyo. Judas swing. Or, I don't know. Ang dami. May Reaper pa kayong bago natutunan kay ICT last week. Okay? So, hindi naman lahat ng yon guys, is kakailanganin yung pagsabay-sabayan, no? So, ay, to break it to you. Sa dami nyo natutunan sa akin, hindi naman lahat yan magagamit ninyo, eh. Alam nyo ba yon? So, sa dami nyo natutunan kay ICT and even sa akin, hindi ibig sabihin lahat ng yun ay gagamitin nyo sa isang position. Hindi. Okay? So, meron dyan 2 to 3 lang. Oo. 2 to 3 na natutunan nyo sa akin throughout the years, yan ang magagamit ninyo sa isang position. Okay? Sweep ng MSS, MSS, FBG, okay na. Diba? Diba? So, hindi lahat. Okay? Hindi lahat gagamitin ninyo. So, ako, ayoko nang ma-overwhelm kayo, ha? Kaya nga, diba, sa sobrang dami kong tinuturo, guys, gusto ko pumili lang kayo. Gusto ko pumili kayo ng pinaka-the best for you. Malay mo, yun ang pinaka-the best for you. Katulad ni Chef Marbs, diba? Ang natutunan sa akin ni Chef Marbs is yung price action. Nag-stick na lang siya doon. The KCC itself. Nag-stick siya doon. Oh. Now, sinabi ko bang hindi okay yon? No. If it works for you, it works for you. Diba? You have a lot of choices. Marami kayong choice. Marami nga akong nilatag sa inyo. Pipiliin nyo na lang. Okay? Pipiliin nyo na lang. So, hindi ibig sabihin na sobrang dami ko tinuro sa inyo is lahat yung lulunukin ninyo. Hindi naman. Okay? Hindi ganon. So, ulitin ko, mag-reflect kayo ngayon. Maybe some of you guys nalilito na kayo sa kung anong gagamitin yung strategy or anong gagawin ninyo. Okay? Para sa akin, ang pinaka-the best lang is, okay? Pinaka-the best is mamili kayo ng 2 to 3 strategy sa lahat-lahat na natutunan nyo sa akin, then stick to it. Yung mga tinuturo ko sa inyong bago, yung mga bagong tinuturo ko sa inyo, additional na lang yon. O yung mga bago kong tinuturo sa inyo is, wala na, pandagdag knowledge na lang yon. Tulad ng mga NWOG, di ba? Premium min discount, PDRA, breaker block, order block, lahat ng yon is possible, maging additional nyo na lang. Adagdag confluence, correct. Parang ganun. Dagdag confluence. Pero yung mga natutunan nyo sa akin, let's say for example, the KCC, the trade driver, okay, the silver bullet, gamitin nyo yan throughout your lifetime. Magagamit at magagamit nyo yan. Tulad nyo na sinabi ni ICT, they won't able to hide it from you. Hindi na nila matatago yan sa inyo. Nandiyan na yan, publicly. Okay? Hindi na. So now, balik tayo sa S&P 500 on a daily chart. Okay, balik tayo dito. So as you can see guys, bumagsak yung market on a daily chart. Kagabi, no? Pabagsak lang to ng pabagsak, no? I did try to long out, tried to short this one out, and perfect naman yung akin naging position for S&P 500, no? So now, ang target ko, ulitin ko ha, ang target ko kay Imi ni S&P 500 is itong 44.99 na to, no? So gusto ko at least kahit pa paano bumaba siya dito. Kung hindi nyo na siya kayang i-short, wag nyo nang pilitin. Naintindihan nyo? Sa mga taong hindi nakapag-short simula dito, papunta dito, okay na yon, hayaan nyo na yung market. Ang gusto ko na lang mangyari, makita kong bumagsak to dito. Hindi ibig sabihin na bumagsak to dito,
bearish na po ang market. Bullish na bullish pa rin po ito, ha? Ulitin ko. Bullish pa rin po ang market even though bumalik siya dito. Okay? Bullish pa rin to. Now, I want to see the market respect these zones. Okay? Gusto ko i-respect nyo tong zones na to. And then, push the price higher to the upside. Papunta dito. Pero, the moment na binrake natin to, ulitin ko, ha, yan na yung magiging cause ng bearishness ni IMI ni S&P. Pero but now, wala pa po. Naiintindihan? Wala pa po. Naiintindihan? Simple as that. Okay? Simple as that. Okay? Yun yung gusto kong makita kay IMI ni S&P. Now, let's move on to Nasdaq. Since lahat kayo is nakatingin kay Nasdaq these days, take a look at my Nasdaq. Do you see it? Kita nyo ba? Meron pa. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon or binigay ko sa inyo kahapon. So, meron pa. Meron pa at mamaya pa to. Okay? Marami pa to. Okay? Do I have a screenshot of that one? I think meron. Okay, not that one. Okay. So, ito yung kagabi, no? Ito yung kagabi. Kagabi ko ato na screenshot nung umiiyak na yung presyo nito nung gabing-gabi. Okay? And then, meron naman ako atang screenshot nito bago pa mangyari yan, I think. Yeah, ito naman yung kay S&P 500 o na weekly chart nung ni-screenshot natin siya. Nung sinend natin siya. But, yeah, meron pa ata tayo dito na copy. Okay? So, kung titingnan nyo, sinend ko naman yan dito sa ating insight ko, no? Sa insights natin. So, yeah, I believe nag-send naman ako ng insight natin. So, definitely, hindi naman kayo malilate for that announcement, no? For that kind of news. Ayan, pupunta lang kayo dyan. Makikita nyo naman siya, no? So, yep. Anyways, short term, yes, I'm bearish. Bearish po ako short term. Pero long term, bullish pa rin ang market. Not until, syempre, of course, na bumagsak siya dito. Now, Sir Kim, what are you expecting sa market natin? Sige, may ibibigay ako sa inyo na something mamamind blown ulit kayo. Pero actually di na to bago para sa iba since natutunan niyo naman yung mga tinuro ko sa inyo, no? Pero I want you to type Y in the chat. Okay? I want you to type Y in the chat once na nagets nyo. Agad-agad, ha? Agad-agad once na nagets nyo yung ibig kong sabihin. Pag hindi niyo nagets, it's okay. Huwag kayong mahiya. Pero gusto ko lang ma-master ninyo or mabilis kayo mag-isip dapat when it comes to this kind of problem solving, no? Or ano tawag dito, brainstorming. Okay, brainstorming 'tong gagawin natin. Now, I will annotate one thing and gusto ko kayo mag-isip kung bakit ganyan yung nangyayari sa market. Now, babagsak ba 'to papunta dito sa order block natin? Nasdaq on a daily chart, sa tingin nyo, babagsak ba to papunta dito? Babagsak ba yan? Papunta dito sa order block. 1, 2, yan. Sa tingin nyo ba, kayang ibagsak ng Nasdaq sa daily chart, pabalik dito sa order block, or even dito? Yes. One top, then pump. One top, then pump. Okay. Sige. Eh, what if, okay? Sige. Yes daw, sabi. Okay? Yes daw. Pwede daw balikan. Okay. Sige. Babalik tayo sa last month na sinabi ko sa inyo or nung tinuro ko sa inyo si volume imbalance. Tama? Ayun, volume imbalance. Ano sinabi ko sa inyo when it comes to volume imbalance and bakit nagkakaroon ng volume imbalance? Sige nga. Meron ba akong sinabi sa inyo kung bakit nagkakaroon ng volume imbalance? Correct, Josh. Nagmamadali ang presyo. That's why nagkakaroon ng volume imbalance. So, nagmamadali ito papunta saan? To the downside. So, it means I'm expecting this volume imbalance will happen to drop until to dito ang side na to. Now, type Y na chat. Do you get it?
Nakita nyo na ba? That's why kahapon, nung nakita ko yung opening ng market, I knew it will go short. I knew it will short. Go, due to that volume imbalance. Simple as that. Mali ba yung tinuro ko sa inyo? No. During volume imbalance, nagkakaroon ng what? Rush to the movement. Now, what if I tell you that the more na merong malaking volume imbalance, the more na malaking movement yung ibubuhos niya bago siya bumalik doon. Now, hindi ibig sabihin na tumama yan dito is long na yan pa ganun. No. May purpose to. Anong gagawin nito? It will try to hold the price dyan sa zones na yan. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nag-touch yan dyan, maglulong ka na, papunta dito. No. Pwede niya lang balikan muna ito and then mag-hold yung price dito sa zones na to. Then, you know what it means. Pag wala sa mabasag to, then definitely you feel free to go. Yes, it's a speed bump. Correct. Naintindihan? Volume imbalance. So, ibig sabihin, Sir Kim, dito lang pala sa volume imbalance ito, masasabi ko na kung anong gustong gawin ng market. Mm-hmm. Correct. I don't know. Kung may clip kayo nun, kung may clip kayo kung kailan ko sinabi yung volume imbalance na yan, then definitely, cherish that one. Tingnan nyo naman, laking tulong. Kahit na hanggang ngayon, nagagamit siya. And, you know, kaya mong i-anticipate kung anong possible na mangyari sa market. Now, pwede ko ba kayong tanongin? Kailan nangyari yan? Kailan nangyari yung volume imbalance na yan? Random. Kailan kaya nangyari yan? Ano yan? Kailan nangyari ito? Diba? Kailan nangyari yung volume imbalance na yan? Kahit pumunta ka ng lower time frame, makikita mo kung kailan nangyari yung volume imbalance na yan. Anong oras yan? Aha. Endog, yes. Tama, endog. Huwag kayo magkamali. Endog, correct. Pero, random ba guys? Random ba na sinabi ko sa inyo Tuesday? Tuesday, not Monday. Specifically, Tuesday. Tuesday, yung ano? Sabi ni Sir Kim, no trade on Monday. You'll see it on Tuesday onwards. There you go. Tuesday. Not Monday. Tuesday. Tuesday. Not Monday. Tuesday. Ano, Tuesday. Not Monday. Ito, Monday. Tuesday. Now, trade it pabalik dito. Now, anong araw ngayon? Thursday. Thursday. Now, hanapin natin yung notebook. Asan yun? No. Actually, nasan ba yun? Wait lang ha. Sino dito nagpa-follow sa akin sa threads? Okay. Sino dito nagpa-follow sa akin sa threads? Sige nga. Threads, ha? Sa threads. Yung application ng IG, ay, ng ano ba to? Ng Facebook, I think. Buhay pa pala yun, coach. Yes, buhay pa naman. Kaso wala na ako nakikitang ganun, nagpa-post doon. Actually, wala na ako nakikita. Pero, sige. Kung meron kayong threads, puntahan nyo yung profile ko ngayon. Puntahan nyo yung profile ko sa threads ngayon. Okay? Kung meron kayong application ha, punta kayo sa profile ko ngayon. And please, padala nyo dito yung screenshot ngayon. Kung ano yung nakita nyo latest post ko doon. Padala nyo yung screenshot dito. Sige. Para sa mga wala and sa mga meron, please, screenshot nyo yung makikita nyo sa profile ko doon. Then send nyo dito. Patingin kaming lahat. Para ito yung exciting part. Okay? Exciting part. And possible, malaman nyo kung ano yung possible na maging movement na ito until tomorrow or Friday. There you go, John D. Correct. Only here. Aha. Ito na. Papunta na tayo dito, guys. Consolidation.
Thursday reversal, consolidation Thursday reversal, and Wednesday low of the week and Wednesday high of the week. Ano kaya to? Pinost ko to kailan? I don't know. 1 week ago. Hahaha. 1 week ago. 1 week ago nung pinost ko yan. Anong araw ngayon? Thursday. Correct, Josh. It's a weekly profile. Okay? It's a weekly profile. It's a weekly profile. Now, gusto ko observe nyo yung market, okay? I want you to observe the market on ano yung nakikita ninyo, okay? Ang tawag dito is anticipation, no? So, this is news anticipation seek and destroy weekly profile or weekly profile or daily profile, no? So, meron tayong tinatawag na profile na bullish, meron tayong profile na tinatawag na bearish, of course. And then, meron tayong tinatawag na classic Tuesday low of the week, classic Tuesday high of the week. Okay? Yun yung mga profile natin, no? So, minsan kasi pupunta sila sa discounted market or discounted price, and dito ngayon is nasa premium price tayo, no? So, ano sa tingin nyo kaya yung nangyayari ngayon? Okay? Kapag sinabing classic Tuesday of the week, pag sinabing classic Tuesday of the Tuesday low of the week, ibig sabihin simula Monday hahatake niya yung price papuntang Tuesday low. Ibig sabihin, let's say for example ah, bigyan ko lang kayo ng idea ha. Iko-cover ko sa inyo kahit paano. So pag sinabing Tuesday low of the week, isipin niyo ito yung Monday, pababa yan ng pababa. And then nag-open na ngayon ang Tuesday. Pero bumababa pa rin ang Tuesday. Ibig sabihin guys, pwede nyong hindi i-trade yung Monday and Tuesday. Hanapin nyo lang to, okay? Hanapin nyo lang yan. Okay? Kung ang presyo is continuational na bumababa during Tuesday, ibig sabihin, yung Wednesday po, yung possible reversal market. So, ibig sabihin, hihintayin mo na magkaroon ng difference sa market during Wednesday. Whole Wednesday, buong Wednesday. Okay? Now, once na mangyari yon, May iwan to, tama? May iwan to. So, this will be your what? Tuesday low. Oh my God, Sir Kim. Sabi mo, hindi mo papasabungin ang utak namin ngayon. Pero, tinuturuan mo na kami ng news anticipation, classic, or yung mga profile natin. So, isipin mo, this will be your Tuesday low of the week. Okay? Tuesday low. Now, anong gagawin ng price? Ito ay Wednesday, no? Ito ay Wednesday. Ito yung high mo nung Monday. That will be your buy side liquidity. Okay? Tuesday, Wednesday to ha. Ito Wednesday. Ayan. Hindi ibig sabihin ng Wednesday is hahanapin mo yung highs and lows ng Wednesday. No. Ang Wednesday is magiging fuel to papunta sa buy side liquidity mo nung Monday. Monday, no? Ayan. So, ibig sabihin nito Sir Kim, yung Tuesday low of the week, etong Tuesday low of the week, pwede mo itong maging sangkalan or what do you mean by that is pwede mo itong maging guide for where will be your stop loss if mag-i-swing trade ka. Okay? If mag-i-swing trade ka. So, definitely, yung Wednesday will be your what? Fuel. Papunta saan? Kasi yung Wednesday, hindi na po pwedeng bumaba yung Wednesday dito sa Tuesday low of the week. Intindihan? Ibig sabihin, hindi po pwedeng yung Wednesday is bumagsak papunta dito ulit. Invalidated to. Okay? So, itong weekly profile na to, okay, mangyayari to if during news. May nangyayari. Itong mga profile na to, guys, is magagamit nyo to during news anticipation. Intindihan? Magagamit nyo to during news anticipation. Okay? During news anticipation only. So, ibig sabihin, ano yung mga news, Sir Kim, na kakailanganin namin na bantayan when it comes to this kind of profile or pag may mga profile na ganito? Now, i-take note nyo and pakitype na lang ako dito sa live chats. You want to see FOMC, non-farm payroll, unemployment claims, CPI, and PPI. Once na yung may news nyan,
Once na, let's say for example, ang FOMC is ngayong week, gagamitin nyo ngayon yung market maker manipulation na to. Ulitin ko ha, gagamitin nyo tong market manipulation na to. Okay, thank you Marco for that one. Pakisave na lang ako niyan sa mga notes ninyo. You need that one. Okay? You need that one. Okay? So, let's say for example, ang news natin will be FOMC. Okay? Let's say for example, FOMC ba? Or hindi, FOMC 1. Let's say for example, non-farm payroll, kasi yun yung kadalasan and yun na yung malapit ngayon. Okay? Non-farm payroll. Kung ang non-farm payroll ninyo is mangyayari on Wednesday, let's say for example, Wednesday siya mangyayari, no? So, Wednesday. So, ibig sabihin, kailangan nyong hanapin ang Wednesday low of the week or Wednesday high of the week. Ah, okay. Ah. Okay. Nag-gets nyo ba? Kung ang FOMC ninyo, okay, is mangyayari on Tuesday, then hanapin nyo on Tuesday. High or Tuesday low. Kasi it's a manipulation, di ba? Seek and destroy. Upside and downside. Hanapin nyo yung highs and lows of that week. Now, para hindi kayo ma-mind blown, balik muna tayo dito sa Tuesday or classic Tuesday, okay? So, ito yung Tuesday natin. So, may makikita kayo dito, of course, na fair value gap. Okay, may makikita kayong fair value gap dito. Okay? And then liquidity void papunta dito sa low of the week. Hindi nyo kayang i-trace kung saan to. Okay? There's no way na matitrace nyo kung hanggang saan tong Tuesday low of the week. Kaya minsan makikita nyo na sobrang bagsak yan. Okay? Bagsak na bagsak tong movement na to. Now, yung Wednesday naman will be your turning point of or your fuel to the upside. So, once na yung Wednesday ninyo is nakapag-break ng structure, again, break lang siya ng break ng structure, then definitely that will be your fuel to the upside. Definitely, yung Thursday ninyo, ulitin ko ha, yung Thursday ninyo, babasagin nyo ngayon yung liquidity. Ulitin ko, Tuesday low, hinanap nyo yung Tuesday low, Wednesday, possible makapaghanap kayo ng position for fuel to the upside. Once na nakapag-position kayo, you will target the Monday high. You will target the Monday high. Now, Sir Kim, pwede ba namin iwan to? Let's say, for example, meron pa ako dito. Ayan. Let's say, meron pa ako ditong buy side liquidity. Ito, dalawa. Ibig sabihin ba na ito, Sir Kim, is maglo-long position ako hanggang dito? No. Ulitin ko, hindi po. Okay? Hindi po. So, ibig sabihin, yung Tuesday, kung may makikita kayong position somewhere around on Tuesday, you will target the Monday highs lang lagi. Ulitin ko ha, Monday highs lang palagi. Bakit, Sir Kim? Ang Friday po is laging ganito. Isipin nyo, ano, paano kaya? Isipin nyo siya na yung idle, okay? Idle na siya ng market. Ibig sabihin, wala na, pahinga na yon. Okay? Laging tatandaan ninyo, ang Friday is nagpapahinga. So, parang ganito. Diba ganito ang market during Monday to Friday, diba? Monday to Friday. Ayan, Monday to Friday. Ngayon, syempre, yung last minute or last hour ng Friday, diba gumigitna na lang siya. Diba? Gumigitna na lang 'yan. So, hindi nyo kailangang i-trade yung pinaka last hour ng Friday, okay? Hindi naman recommended. Okay? Pero again, ha, ganito yung nangyayari ngayon when it comes to profile pag Friday. Tingnan nyo maigi. Wednesday, papuntang Thursday, hit. And then yung Friday, naiintindihan? So, that's your profile. Okay? That's your profile. Eh, syempre, of course, yung classic Tuesday high of the week naman po is bearish naman po yun. Okay? Bearish naman po yun. So, ibig sabihin, vice versa, delete natin to. Okay? So, let's say Monday, mas maganda siguro kung lalagyan natin ng ganito, no? Para mas maintindihan ninyo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, okay, and Friday. Tama ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay. So, syempre, wala pa tayong Saturday and Sunday, no, guys? Wala tayong ganun. Okay. Ako po. Okay, ayan. Medyo, sige, mukhang malinaw naman na to.
Ayan. So let's say for example, this our this will be our classic ano. So let's say for example, this is our classic Tuesday high. Ay, sorry. Classic Tuesday high. Ay, sorry. High of the week. Okay? So let's say ganyan. Classic Tuesday high of the week. Okay? Ito yung profile natin na to. Classic Tuesday high of the week daw tayo. So, pag Classic Tuesday high of the week po, ibig sabihin na ito bearish yan. Okay? Bear. Bearish market. Okay? Bearish market. Kasi high of the week eh. So, ibig sabihin, the rest of the week, pagkatapos nung high, definitely bearishness. So, ibig sabihin, babagsak ang market. So, let's say for example, Monday tayo nag-start, papunta tayong Tuesday, kasi nga Tuesday high of the week. Let's say for example, ang pinakamataas natin sa Tuesday is ganito, then definitely, pababa to, Thursday lagi ang reversal, papuntang Friday. Naintindihan? Thursday po lagi nagkakaroon ng reversal, then Friday. Now, I want you to mind blown yourself, punta kayo sa charts ninyo, hanapin nyo to, makikita at makikita nyo to. Punta kayo sa S&P 500 or Nasdaq, makikita at makikita nyo itong mga ganitong movement. Tatandaan nyo, lagi kayo makakita ng difference during Thursday. Ulitin ko, may makikita kayong differences during Wednesday, ay, sorry, Thursday, Wednesday. Ulitin ko, Thursday and Wednesday, lagi kayo makikita ang reversal market during Wednesday and Thursday. Okay? Itong dalawang to. Yan. Okay? So, kaya minsan, now, it will make sense. Now, Sir Kim, saan namin gagamitin to? Araw-araw ba namin to gagamitin? Hindi naman po. Okay? Hindi araw-araw itong gagamitin. Okay? Ang pinaka-the best na ito, guys, is, sino dito yung mga marunong gumamit ng NWOG? Type Y na chat. Sino dito yung marunong gumamit ng NWOG? Sige. NWOG. NWOG. Ayan. So now, yung mga taong marunong gumamit ng NWOG, it will be an advantage for you pagka marunong ka nang gumamit nito. Okay? It will be an advantage for you once na marunong ka nang gumamit nito. Bakit? Ang NWOG is kadalasan nangyayari on these zones, then alam mo, natataas ang market for that Tuesday, and then babalik on your NWOG, and then aalis na naman ulit sa NWOG. Magagamit at magagamit mo to, partner to ng NWOG. Ito ang pinaka-partner ng NWOG. Tandaan nyo. Okay? The classic profile. Now you know. Okay? Now you know. Kung gusto nyo panuorin yung mentoring ni ICT when it comes to profile, definitely it will take you hours or even days para lang matapos yon. Pero anyways, I recommend na hintayin nyo na lang ako. Okay? Hintayin nyo na lang ako na ako yung magturo sa inyo. Okay? Hintayin nyo na lang ako magturo sa inyo. Okay? Pero again, binigyan ko lang kayo ng small insight when it comes to profiles kasi madami to eh. Okay? Madami to. Pero ito lang muna i-introduce ko sa inyo. The classic Tuesday low of the week and classic Tuesday high of the week. Okay? So, yun lang. Okay? I hope. Naiintindihan nyo na mabuti. Now, go back to your Nasdaq. Nagmamadali ba kayo? Hindi naman siguro. Now, I want you to focus. Okay? Focus lang kayo sa possible na makita nyo sa market ngayon. Okay? So, now, August na kasi, no? August. So, ito ang kaya kong ma-anticipate sa inyo when it comes to August, no? Ang August natin, kukunin lang to. Believe me, ah. Ito yung pinapaniwalaan ko. And, last year ng August, tingnan nyo yung nangyari last August, okay, last year ng August, no? Tingnan natin, November, October, December, September, June, July, August, tingnan nyo. From August 3, ito, and then August 30, ayan, pa August 30, ayan, okay? Tingnan nyo yung August, okay? Diba, last year, ewan ko kung last year yon, okay? I believe, may naririnig kayo na when it comes to August, pangit sa market ang August. Tama ba ako doon? Type 1 na chat. Alam nyo ba yon? Sa business, pag business ang pinag-uusapan, August daw pinaka, parang pangit sa kanila. Okay? Pinaka pangit daw ang month ng August para sa mga business owners and sa mga, you know, yes, it's a ghost month. Yan sinasabi nila, ghost month, no? Sa Chinese. Okay? I don't know.
hindi ko alam kung anong papaniwalaan ninyo, okay? Hindi ko alam kung anong papaniwalaan niyo diyan, okay? Hindi kaya ako malas. Hindi naman. Okay, hindi naman. Sa lahat ng may mga birthday this August, hindi kayo malas, no? Para lang 'to sa mga may paniniwala when it comes to business something, okay? So August. So ang August is pinakamagulo. Okay? 'Yun lang ang pinaka parang introduction ko diyan. Pinakamagulo. Okay? Pinakamagulo. Okay, magulo lang 'ya, magulo. Ang resume niyan is September. Malinaw na ang movement. September, malinaw. Okay? Bukas birthday ko, coach. Eh. Papansin, di ba? Oh, birthday na to ni Jandy bukas. Wow, bukas? Anong araw ba bukas? August 4. So, kasunod mo pala ang birthday ng father ko. Asin ko sa father ko eh. So, asin ko. Ayun. Ayan. So, anyways. Ayan, sige. August ha? August yan. So, tingnan mo to. Kung pupunta tayo sa actual market natin ngayon for Nasdaq. Okay, Nasdaq to ha. Siguro ngayong August or the whole month of August, hindi natin siya makikita umangat dito. Okay? I'm not expecting the market na umangat dito massively. Ayo, hindi ko pa ina-expect yon. Kung umangat man, okay lang. Walang problema. Again, anticipation lang naman. Wala akong masasayang na pera. Okay? Pero, hindi ako mag-expect ng sobrang laki sa kanya this coming August. Naintindihan nyo? That's why ito lang ang aking aim. Ito yung aking aim. So, sinabi ko din pala sa inyo, diba, last time, na pag tumama yan ng order block, ano sabi ko? Magre-rest yan dyan. Naintindihan nyo? Magre-rest yan dyan sa order block na yan. Possible, hindi siya gumalaw dyan. Okay? Possible, wala, matutulog siya dyan sa order block na yan. Okay? It's either make it or break it. So, it's either babasag niya tong order block and possible, maging bearish to, papunta dito sa lows. Or, hindi ko agad na ina-expect yan once bumalik yan sa order block na tumaas ng ganyan. No. Katulad ngayon, meron pa tayong volume imbalance dito na pwedeng ma-stack lang siya dyan. So again ha, wala po akong i-expect na sobrang laki this month for e-mini S&P 500. And now, talking about Bitcoin, okay? Talking about Bitcoin, in the other hand, same exacting. Malaking effect yan kay Bitcoin. Okay? Possible si Bitcoin yung bumagsak ng 28,000 to 28. Okay? Possible bumagsak tong si Bitcoin to 28,000 once na hindi niya kayang 28 na ba si Bitcoin? Hindi ko nga alam eh. Hindi, 29 pala. Okay, 29 si Bitcoin. So anyways, I think possible bumagsak pa to ng $28,000. Bumagsak na ba to? Hindi ko, actually, hindi ko na natitingnan to eh. Pero I'm expecting na bumagsak to ng 28. Sorry ha, hindi ko na nage-check tong Bitcoin natin eh. Actually, bumaba na pala ng 28 si Bitcoin. Bumaba. Bumaba na pala. Pero again, hindi pa to yung pinakababa nito. I want to see it rebalance on the middle point of this BC na to. Okay, correct. Yung 50%. Gusto ko pa bumaba yan. So, we're expecting around 27 to 28,100 something. Okay, so yun lang. Okay? Yun yung ina-expect ko kay Bitcoin. Now, September, possible bullish na to. Or possible maging bullish lahat when it comes to September. Kasi magbe-bear months. Okay, bear months na. So, yun lang. So, again, ayoko masunog yung mga pera ninyo when it comes to the market. Again, anticipated nyo na yung market buong month ngayong August. So, definitely, itong session natin ngayon covers 1 month. Okay? Full 1 month na to. Okay, isang buong buwan na to hanggang September na to. Okay? Hanggang September na tong topic natin for today. So, yun lang naman, okay? So, I hope may ma-trade kayo later. Again, hindi ibig sabihin na hindi niyo na kayang makapag-trade, no? Pwede pa rin tayo makapag-trade kasi silver bullet lang naman tayo. Okay? We're only taking 5 handles per day. Okay? Also, yung position ko pala kagabi, no, isasend ko na lang dito dito mamaya. Ito. Isasend ko na lang dito yung position ko kagabi dito sa ating Nasdaq for MetaTrader 5 execution. So, yung MetaTrader 5 execution ko, isasend ko na lang siya dito. Okay, mamaya. Para meron tayong proofs, okay, ng ating mga natatrade dito sa news anticipation natin, no? So, ayan. Ipopost ko na lang siya dyan. Also, meron tayong... Giinot ako. So, anyways... meron tayong mangyayaring webinar. Webinar. Okay. May mangyayari tayong webinar this coming August 7 ata yun or August 6. I don't know. I-check ko na lang mamaya.
So meron tayong webinar around August 6 and 7 or 6 or 7, I don't know, hindi ko alam ha, sorry, or 8, hindi ko alam. So kay Bing X kasi yon, okay, sa Bing X kasi yon. So pwede kayong pumunta doon, okay, pwede kayong pumunta sa webinar natin, bibigyan ko kayo ng access for that webinar when it comes to pag nag-live na sa ano ha, pag nag-live na ka sa ano tawag dito, pag nag-live na sa Zoom meeting, I think Zoom meeting ang gagamitin, no? Okay, and then i-invite ko na lang kayo doon, okay? Medyo marami-rami sila kasi nga community ng BingX yun, so madami sila. Ang bali yung mangyayari guys, kung gusto nyo lang naman ha, kung gusto nyo lang pumunta doon sa live or kung gusto nyo makinig sa webinar na yun, magtuturo po ako ng silver bullet doon. Okay? Magtuturo po ako ng silver bullet. It's time for them na matutunan nila ang silver bullet. Okay? It's time for them na matutunan nila ang silver bullet. Kasi as of now, wala silang idea regarding silver bullet. Okay? And, ha, kung pupunta kayo dun sa live, definitely, maybe may matutunan pa kayong bago. Okay? Maybe may bibigay akong tips, di ba? Kahit o paano, for silver bullet. Pero, you know, tingnan natin, okay? Tingnan natin kung anong magiging reaction nila when it comes to silver bullet. Okay? Kaya manood kayo kung gusto ninyo pumunta dun sa webinar na yon. Okay, during that time, kung free kayo, okay, please, hop in, and then, tignan natin yung magiging reaction nila once na malaman nila na ang silver bullet happens every single day, every single hour of the week, it shows up every single day, and it will give you 10 tips a day, or 5 handles a day, okay, sarap nun. Ano kaya magiging reaction nila, no? So, pag nalaman nila na lagi palang may ganun, and definitely, hindi naman mahirap siguro tignan, okay? So ayun, actually gumagawa na kasi ako ng presentation or ng tawag dito presentation para sa webinar na 'yan. So it will be my second webinar of course. Oh, that will be my second webinar. And actually ayoko na nga dapat mag-webinar since tapos na ako diyan. Okay, pero syempre pinagbigyan natin since madami sila. Okay, more than 7,000 sila lahat sa community. So sige, kung gusto nila magpa-webinar, then definitely bigyan natin yung gusto nila. Okay? So, I think that will be my last okay, webinar na nagagawin ko sa pag-mentor ko. Okay? That will be my last webinar na gagawin ko. So, yeah. Okay? I'm happy na sana makapunta kayo doon. That will be my last webinar. Okay? Hindi na ako mag-webinar ulit. So, hindi naman sa ayoko. It's just tapos na ako dun eh. Tapos na ako dyan. Ayoko na rin magturo. Okay, ayoko na rin magturo. So, gusto ko na lang kasi talaga pinagpo-focus ko na lang talaga yung sa private space. So, gusto ko na talaga ma-deliver lahat ng knowledge ko dito sa private community natin as much as possible. Then, kayo na mag-continue. Kayo na mag-continue ng aking nabuo. Okay, it's time for you to continue my steps or my milestone. Okay, kayo na bahala. Okay, basta ako, gusto ko na lang is ma-offer sa inyo lahat ng alam ko as much as possible nang hindi kayo mahihirapan. Slow pace but surely. Okay, slow pace but surely. Yun ang gusto ko. Okay, slow pace but surely. Yun lang yung gusto ko. Okay, so, yep, nakahanda naman na lahat, no? Pero yun nga, it's just kailangan lang natin ng time. Okay, magpapalaganap kami, coach. Kami mga bata mo. Mas better. Okay, mas better. Pero, hindi tayo matatapos, guys, hanggat wala tayong meet and greet. Okay? Hindi tayo matatapos hanggat wala tayong meet and greet sa XM, no? So, dapat lahat tayo magkakasama tayo sa mangyayari or sa gathering ng XM Philippines, no? So, gusto ko lahat kayo, kahit sang lupalop kayo ng Pilipinas, makapunta kayo once na magkaroon tayo ng gathering sa XM. Okay? Kasi nga, hotel yon, nakasa hotel tayo nun. So, definitely, mararanasan nyo mag-hotel, okay? So, yun lang. Okay? Yun yung sa akin. So, sana makasama kayo. Okay, kahit sang lupalo pa kayo. Okay? So kung meron man taga Cebu sa inyo, taga Davao na gustong pumunta sa 3-day convention or 3-day event, mamimili lang ako siguro mga 2 to 5 na tao na I will pay for the accommodations or babayaran ko na lang yung flight ninyo kung mag-aeroplano kayo, hindi naman pwedeng barko siguro. Taga Palawan, walang problema. Okay? Pero yun nga, walang problema kung taga Mindanao ka pa. Yes, of course. Basta mamimili lang ako ng 5 sa mga you know, active dito sa Discord community na pwede kong paliparin sa Maynila once na mangyari yun, ha? Once na mangyari yung event. But for now, guys, I want you to help me, okay? Tulungan nyo muna ako for now. Kailangan kasi natin makapag kailangan ko magkaroon ng mabibigyan ng t-shirt, but wala kasi akong t-shirt, okay? As of now, kulang pa rin tayo ng 2. Okay, kulang pa rin tayo ng 2. So, hindi ko na nga na-update kasi kahapon nung isang araw, nag-update ako ng tax. Kung may kakilala kayo, okay? Kung may kakilala kayo,
please, try nyo pa-sign up din sila dito, then ibigay nyo na lang sa akin yung pangalan nila. And kayo din guys, kung wala pa kayong account sa XM, okay, pwede na kayo mag-create ng account dito. Also, ito nga pala, no, sige, di ko alam ko ito yung good timing for that one, pero sige, wait lang, exit natin to.